Hi, welcome sa asynchronous lecture natin for MCAB 213A or Engineering Mechanics and Statics of Rigid Bodies. So we will continue our discussion now with our next topic, which is ito talaga yung focus ng statics of rigid bodies, ano, yung tinatawag nating static equilibrium. Okay? So far we have already discussed pa lang is how to convert yung forces natin into its vector form and then getting the resultant of the given forces, ano? So later we will solve examples now, or realistic examples on how we check yung equilibrium natin. But before that, we have to go back or discuss muna yung sa system of linear equations natin. So last time, during our face-to-face session, we already discussed on how to solve yung mga equations natin na may unknowns, ano, bawa two equations, two unknowns. And ganito yung ano niya, no? Ganito yung example niya. So mga simultaneous equation, ibig sabihin niya two or more algebraic equation na mayroong parehas na variable. Kapag sabi may parehas na variable, parehas siya ng yung unknown na letters nandun sa equation niya. For this case, yung x at y natin, ano, pareha siyang may x and y. Okay? So, tinatawag siyang simultaneous equation kasi sinosolve siya at the same time. And as discussed before, we know three approaches or practical approaches on how to solve for the value of x and y given yung equation natin. So, we already discussed kung paano sa substitution, sa elimination. Ang hindi natin na-discuss is yung paggamit ng matrix or utilizing yung tinatawag natin matrix algebra. So, we will focus dun sa matrix algebra portion na lang kasi we will be using our calculator or maximizing our calculator para mas mapabilis yung solution natin when it comes to solving problems involving equilibrium. Okay? So, punta tayo sa matrix algebra. So, assuming nagkakaintindihan na tayo sa substitution and elimination, ano? So, punta tayo sa matrix algebra. So, sa matrix algebra, ang kailangan daw natin gawin is first to rewrite yung equation natin in matrix form. So, halimbawa, given tayo ng equation na tayong x plus 2y is equals to 3, tsaka yung isa equation, 2x plus 3y is equals to 4. So, para kuha natin yung matrix form niya, parang gagawin nyo lang, ikukunin nyo yung mga coefficient ng x at y natin. So, kung halimbawa, hindi ganito yung form ng equation niyo, kailangan dun sa left side, lahat ng may variable, dun sa right side, yung constant natin, yung walang variable. Kaya, 3 at 4 nandun sa right side. Ano? Once na naset na natin ganito yung equation natin, kukunin mo ngayon yung mga coefficients natin. Di ba ito? Meron tong imaginary 1, 2, 2, 3. So, lalagay mo siya sa isang bracket, then multiplied by x and y. Kasi, pagbabalikan ninyo yung advanced engineering mathematics ninyo, para makuha yung product nito, nagiging 1x plus 2y is equals to 3. So, ito din yun. No? Nire-write lang natin into matrix form. Okay? So, kaya ang kung nahirapan kayo intindihin yung ganun, kunin nyo na lang yung coefficient ng x at y. Kailangan magkatapat yung sa x, magkatapat yung sa y, and then equate natin dun sa constant, magkasama din siya. Okay? So, yan yung equation 1 and equation 2 natin. Now, yung analytical way ng pag-solve niya is kinukuha yung inverse, ano? Diba, ito, nandito siya sa kaliwa. Para makuha natin yung x at y, pag nagsosolve tayo ng equation, dinidivide natin both side dun sa number na to. Okay? Kaya nagkameron ng inverse doon. Pero yung solution yan manually, medyo tedious yung solution niya. Kaya dito, sa portion na to, we will not use yung manual calculation. Instead, we will utilize yung calculator natin on how to solve or how to get itong answer natin na negative 1 and 2. Okay? So, as I note also, yan nga, solving the system of equations manually will not be covered dito or required na ipakita sa course natin. Instead, we will utilize yung calculator natin. Okay? Of course, you can also use
yung substitution elimination pa din. Pero once we go kasi do sa 3D, you will appreciate more yung Matrix kasi mas mas convenient siya sa atin, and ang binibigyan natin ng trabaho is yung calculator natin. So mas na maximize natin yung use ng calculator. Alright? So kung paano siya gagawin? So ito, using your calculator, let's say we all have a Casio, no? Or kung wala man, kung hindi man Casio yung gamit, maybe inform me and then we can check on how to use yung other brands. Okay? So kung halimbawa ang gamit nyo is Canon or TI, kung meron, ano, i-inform nyo ako so that I can provide a step, no, on how to use your calculator in solving system of linear equation. Okay? So assuming Casio lahat yung gamit, first we need to press yung mode. Shown dito, no? So yung mode sa select nyo lang. So kung ibang edition yung Casio ninyo, may mga edition kasing wala nito, ano, wala nung pang solve na to. Katulad nung calculator ko na ginagamit ito, tong hindi nakikita, no. Okay, ito tong specific edition na to, wala siyang ganung function. Okay, so yung 991ES, ES plus 5591, yan yung meron. Okay? Pero itong mga EX, MX, yung ganun, ano, wala siyang function ganyan. Okay? So, after you select yung mode, lalabas itong display to, itong menu na to. So, ang sa select mo daw kasunod is yung number 5 pertaining sa equation, kasi equation yung pinag ano natin, pinag-uusapan natin. Then, once na sinelect mo yung 5, lalabas itong options na to, itong may 1, 2, 3, and 4. Ang focus natin for our case is yung number 1 at number 2 lang. Kung 2D, yung equation natin, ibig sabihin, two-dimensional lang, or meron lang tayong dalawang equation, dalawang unknown, itong number 1 yung isa-select nyo. Kapag nasa 3D na tayo, 3 equations, 3 unknowns na tayo, itong number 2 yung isa-select ninyo. Okay? And then, once na na-select nyo yung kailangan, nabawa, 2x2 lang yung pinag-usapan natin, select mo yung number 1, and then, ayan, lalabas tong options na to, tong tong nandito, no? Makikita ninyo may may column A, B, C, then row 1 and row 2. Ang pag-i-indicate niyan is pupunta ka doon sa ginawa mong matrix form nung linear equation mo. So, ito 'yon, nandito, no? Nilagay ko dito. Makikita nyo, kinolor coded ko na lang para alam nyo kung saan siya i-input. Yung pag-input niya, ayan, no? Yung green dito yon, yung blue dito, yung purple is dito sa C. Okay? Pero sa calculator, once na ini-input mo siya, okay, pa-horizontal yung input niya. So, ang i-ask niya sa iyo, halimbawa, input ka muna ng number, 1 equals, pupunta siya ay dun sa B. Okay? Tapos 2 equals, pupunta siya sa C, 3 equals. Ibig sabihin, itong taas muna yung ginawa natin. Then, mababa siya, magiging 2 equals, 3 equals, 4 equals. Okay? Or, pwede naman, kung gusto mong masunod yung order na to, gamitin mo yung parang joystick dito, kung ano, no? Ito, tong may up, down, left, right. So, pwede nyo gamitin yon to navigate dun sa kailangan mong i-input na location. Okay? And then, once na-input mo na lahat ng variables, yung coefficient ng variables natin, i-press mo lang yung equal sign and then makukuha mo na yung answer na negative 1 and negative 2. So, that's how easy it is. Ano? Kung alam natin yung anong yan, yung function na yan. Okay? So, mas mapapadali. Once na kasi nagawa mo na yung system of linear equation, as na-change mo na sa matrix, i-input mo na lang. Okay? So, to demonstrate yung ginagawa dito, let me pull out yung calculator natin. And then I'll show you how it is done doon sa calculator. If medyo nalilito doon sa pagano, i-pause or rewind yung video so that masundan kung paano siya gawin. Okay? So, ayan. So, let's say, ayan, ito yung calculator natin. Ano? Unang gagawin natin, again, is mode. And then, select yung number 5. Yan, lalabas tong options na to. Again, number 1 at number 2 lang yung atin munang concern. So, 2x2 lang yung given natin. So, 1. So, yan, lumabas na ako sa option na to. Okay? And then, meron tayong mga value. Input ko lang, 1 equals, okay?
So, yun yung ano, yung natural way is kapag nag-input ka ng number equals number equals number equals kada cell, ano? So, yung sabi ko kanina, pwede mo din siya i-navigate using ito, ano? Kung gusto mo ay up down yung mangyayari, so 2 tapos equals, tapos halimbawa yung dulo naman muna ang babaguhin mo, 3 equals, tapos 4 equals, tapos yung gitna. Okay? So, pwedeng 2 equals 3 equals. Okay? Then, once na meron na siyang lahat na value, equals. Ayan. Then, lalabas na yung value ng x at y. So, para makita yung x, yun yung unang lalabas. Ayan, negative 1. And then, down mo lang, makikita mo yung y. So, yun yung kailangan mong value ng x at y. Sabihin, yun yung unknown mo. Okay? Para ma-make mong, masatisfy mong equation. Okay? So, ganyan yung paggamit sa kanya. So, later, papakita natin kung paano siya ma-utilize dun sa problems natin. Okay? So, I hope masundan yung paggamit ng mode function natin for equation para mas mapadali yung solution natin for our solving ng equilibrium problems. Okay? So, wait lang natin. I-share ko ulit yung ating slide. And then, we will go back dun sa lecture proper natin. Okay. Yeah. So, and so yan yung ano muna natin, ano, recall natin for our case. Then, we will now push through dun sa tinatawag nating static equilibrium. And as stated dito, pag sinabing static equilibrium or statics muna, it's a branch of mechanics na nagsastudy ng effect and distribution ng forces dun sa rigid body natin. Okay? Na ang pinaka main ano niya is nagre-remain siya at rest. Okay? Hindi siya gumagalaw. And according to Newton, sabi niya, kapag ang object is at rest, dapat yung state nung lahat ng forces na nag-act sa kanya is in equilibrium. Okay? So, naririnig natin yung salitang equilibrium, pero what does it mean ba talaga? Okay? Pag sinabing equilibrium, so, ang definition niya is kapag lahat ng external forces natin, lahat na naka-apply sa kanyang pwersa, ay naka-balance. Okay? Or ibig sabihin, walang net, walang ano no, walang excess na force kaya hindi siya nagko-cause ng movement. Okay? So it means na yung net result ng lahat ng forces natin are equal to zero. Kaya yung kinukuha nating resultant, 'di ba, yung resultant is yung summation o yung representation lahat ng forces natin doon sa body natin. So, para masabi nating equilibrium siya, dapat i-equate natin siya sa zero. Kaya makikita nyo dito, yung ating solution dati, ano? Diba sabi natin, balikan natin yung vector notation natin ng resultant. Yung nasa i-hat is yung ating summation of fx. Yung summation of fy natin yung nasa j-hat natin. And yung fx and fy natin, yung components ng resultant natin, para masabi natin in equilibrium o hindi siya gumagalaw, naka-steady lang siya, dapat equal siya sa zero. So yun yung meaning ng static equilibrium. Okay? And ito yan, ano? Kapag in-equate natin sa zero yon, so mangyayari ito, di ba, yung summation of fx, summation of fy natin, so magkakameron tayo ng pag-resultant na pinag-uusapan, we have 0 i-hat plus 0 j-hat. Okay? So, dapat wala siyang excess force. Okay? So, kaya nga, ano siya, imbalance siya, no? Kaya, ibig sabihin, meron tayo ngayon na summation of fx equals to 0, summation of fy equals to 0, and then kapag naging three-dimensional siya, magkakamero lang siya ng additional na summation of fz is equals to 0. Okay? And ang tawag dito sa equations na to are equations of static equilibrium. Okay? So, yan yung gagamitin nating clue on how to solve yung mga problems natin in the future for static equilibrium. Okay? And to better understand or demonstrate yung pag-solve ng static equilibrium, mas maganda i-apply siya sa example na agad. Okay? Kasi we already know how to get yung resultant ng system natin
no? Yun yung mga discussion natin previously, kinukuha natin yung resultant, yung direction ng resultant. Ngayon, yung nakuha natin resultant na yon, yung summation ng forces x at y natin, i-equate naman natin ng 0 para maging inequilibrium siya. Okay? So, then starting off with our first example. So, 2 cables are tied together at AC shown. So, meron tayong weight na or meron tayong mass na binubuhat, 400 pounds. Okay? So, pinapahanap is ilan yung tension daw dito sa cable na to, tsaka sa cable, yung pwersa, no, na nag na tumutulong para maging steady lang itong mismong weight na to. Okay? So, before we proceed, a note lang, ano, kapag may given yung mass ng body, so, kailangan, before we proceed, i-convert muna natin siya sa weight ng object. Ano? Kasi, di ba sabi natin, once na, yung mass kasi, hindi siya, ano, no, scalar quantity lang siya. Ang kailangan natin ay vector. No? Si mass, hindi siya scalar. Kailangan may naroon tayong direction. And since may pull ng gravity, na-discuss na din natin to face-to-face, yung attraction ng gravity, para makuha natin yung weight, mumultiply lang natin yung ating mass with the acceleration due to gravity ng mismong heavenly body natin, which is in almost all ng problem, Earth naman yung ginagamit na value ng G. Ano? Kaya kapag metric ang pinag-uusapan natin, 9.81 yung value niya. And then kapag English or US customary unit yung gagamitin natin, 32.2 feet per second square. No? So kailangan mo gagamitin yun sa English. Kapag halimbawa, di ba to, given ay pounds. Alam natin sa dito sa ano natin, sa English, para masabing mass siya, dapat slugs yung given na unit. Ano? Since naka-pounds na siya, ibig sabihin, naka-weight na yan. Ano? No need to multiply for 32.2. Pero pag slugs yung given, o yung mass ang given, tsaka mo siya ma-multiply by the Earth's gravitational acceleration. Okay? So kung sa metric naman, bawa in kilograms yung given. So, mamultiply mo lang 9.81 meter per second squared, magiging siyang Newton. Okay? So, yan. Going back to sa problem natin, pinapahanap is yung force dito and then yung force dito. So, since tension yung pinag-uusapan natin, dapat aware tayo, di ba? Pag tension, dapat yung pwersa niya is pinabatak natin, ano? So, palayo dun sa body. Pag compression, kinocompress naman natin or nag-ano siya, ano? Nag-shorten naman siya. Okay? So, di ba, in actual na situation, di ba, para mabalanse mo yung isang body, kailangan batakin mo yung lubid, ano? So, halimbawa, meron kang, bawa, ano na lang, sinampay, ano? May mga dry clothes ka. Di ba, yung wire naman, hindi siya straight. In ano no sa simula ano ginagawa natin binabatak natin o iniikot natin both side para mag-straighten siya para ma-suportahan niya yung mismong sinampay natin. Okay, ganun din yung concept nito. Okay, para ma-suportahan tong weight na to, kailangan meron tayong pwersa dito sa mga kabling yan. Okay, and ang unang goal ulit natin katulad ng ginagawa natin previously, hahanapin natin kung nasaan yung particle. Ibig sabihin, kung saan nagmi-meet lahat ng forces natin. Okay? And I hope you would agree na dun siya sa point C. Okay? So kung sa point C yung pinag-uusapan natin, ito yung point C. Okay? So downward, meron tayong inangayong weight natin na 400 pounds. Okay? Pinapaanap sa atin ngayon is ito. So ito, tawagin nating TBC. Okay?
Tapos meron siya ditong 30 degrees. So ibig sabihin ito, naka-incline din niya ng 30 degrees. So again, yung ating ano, no? Halimbawa, meron kayong parallel lines, meron tayong ganyan. So itong angle na to, alternating sila. So same yan, yung angle na yan. Okay? So sa kabila, meron tayong ano din. So tawagin natin TAC. And then meron siya inclination na 50 degrees. Okay? And to solve that, kunin mo lang natin katulad ng ginagawa natin yung lahat ng vector forces natin. So, yung IJ notation natin. So, we have three forces now. Kukunin natin yung summation of Fx sa summation of Fy niya. Okay? O yung resultant natin. Okay? Nasabi natin, kapag in equilibrium, dapat yung resultant is equal to zero. Okay? So, unahin natin si TAC. Vector TAC. So, ito yon. Okay? So, alam natin para makapunta doon, sa kaliwa, aakyat. So, sabihin, kapag kailangan natin ng x, since ito yung angle, that is cosine. So, we have TAC cosine of 50 i hat plus TAC sine 50 j hat. Okay? Ngayon, yung ating sine. So, pupunta tayo ng kaliwa, aakyat tayo. So, ibig sabihin, yung x natin, since pa-left siya, dapat siya ay negative. Okay? Yung y natin, yung nasa j hat, pataas, so okay na yan, positive. Okay? So, yan yung sa TAC. Vector TBC. So, we have yung force natin, para makapunta doon, kakanan tayo, tapos aakyat. So, we have 30 degrees. Ito yung adjacent. So, cosine din. So, TBC. TBC cosine of 30 i hat plus TBC sine of 30 j hat. Okay? So, yan yung ating TBC. Ngayon yung ating weight vector. So, dito, pababa lang siya. So, 0 yung kanyang i hat plus negative 400 j hat. Okay? Ang sabi natin, kailangan kunin natin yung sa resultant. Ano? Yung, di ba yung resultant natin is equals to summation of fx i hat plus summation of fy j hat. Eh sabi natin para maging in equilibrium, no? Dapat yung summation of fx natin equals to 0, summation of fy is equals to 0. Okay? So kunin natin. So summation of fx is equals to lahat lang ng may i hat. So ito 'yon, kaya pinagtapat-tapat ko, no? So that is negative TAC cosine 50 plus TBC cosine of 30 plus 0. And then, since ito ay naka-equate sa EFX, okay, gagawin natin 0 is equals to negative TAC cosine of 50 plus TBC cosine of 30. Okay? So, ito yung magiging equation 1 natin. Okay, kasi wala tayong magagawa doon. Okay? Next is summation of Fy. So, lahat naman ito. Okay? So, TAC sine 50 plus TBC sine 30 minus 400. Tapos, equate ulit ng 0 yung Fy. So, we have TAC sine 50 plus TBC sine 30 minus 400. Okay? So, sabi natin, para sa equation, yung lahat ng may variable sa isang side, yung lahat ng wala doon sa kabilang side. Okay? So, ibig sabihin, yung 400 na transpose natin, mayroon maging 400 is equal to TAC sine 50 plus TBC sine 30. Okay? So, ito yung second equation natin. Ngayon, meron na tayo niyan. Yan yung tinatawag nating two equation, two unknowns natin. Okay? Copy ko lang.
Then yung sosolve natin doon sa next sheet, ano? Bawa dito. Ayan. So, ito yun. Yung two equations to ano natin. Okay. So, para mas mapasimplify siya, makikita natin, yung both equation natin may TAC, may TAC, at siyang TBC and TBC. So, siya yung unknown variable natin. Kumbaga, doon sa example natin kanina, sa start, yan yung x at y natin. Si x, halimbawa, ay si TAC, si y ay yung TBC natin. So, simplify lang natin to. 0 equals 2, ilalagay ko lang sa unahan yung coefficient. Gagawin kong negative of cosine 50 TAC plus cosine of 30 TBC. Itong kabila, we have 400 equals to sine 50 TAC plus sine 30 TBC. Okay? So, papansin ninyo, mas simplified na siya. Ngayon, ibaliktarin ko lang yung equation natin. So, negative cosine 50 TAC plus cosine 30 TBC is equals to 0. Sine 50 TAC plus sine 30 TBC is equals to 400. Okay? Now na meron tayo niyan, okay, dito, kasi itong equation 2 natin. So, copy ko na lang. Okay. Ayan. Pwede natin siyang i-convert now to matrix form. Okay? Na meron tayong TAC at TBC. So, pag kinonvert natin sa matrix yan, magiging ano natin ngayon is yung coefficient lang. So, negative cosine 50, cosine 30, sine 50, sine 30, close. And then, yung unang ano natin, TAC, TBC, equals to yung ating coefficient that is 0 tsaka 400. Okay? So, yan yung coefficient natin. Okay? And paano siya isa-solve? Okay? Pag meron na kayo niyan, gagawin mo lang, lalabas mo na yung calc mo, input mo na lang tong tatlong to. Okay? So, ayan. So, assuming nakasunod na dyan, ano? Pakita natin yung calc natin. Ito yung ating calc. Okay? So, ayan. Balik ko lang dito. So, assuming from the start ulit, mode 5. Tapos, since 2 equation to anong tayo, 1. Tapos, lalabas na to. Okay? And then, input mo lang yung value nung nakuha mo. So, yung una is negative cosine 50 equals. Okay? Next is cosine. So, tingnan nyo yung location, ano? Second column na tayo, cosine 30 equals. Tapos, yung C niya ay 0 equals. And then, sine 50 equals. And then, sine 30 equals. Tapos, yung last is 400 equals. And then, isa pang equal sign, ayan, may lamabas ng value. Yung unang value, yung x na yan, yan yung TAC natin. It's equals to 351.754. Yung kasunod na value, down mo lang, yan yung magiging TBC natin. And that will be your final answer na agad. Okay? So, nakuha mo na agad yung dalawang unknown mo. Okay? So, ganun lang siya kabilis kapag matrix form yung gagamitin. As long as tama yung pag-convert mo sa kanya from equation papunta dun sa matrix form and then lahat ng sign is tama, madali mong makukuha yung value required mo, which is, for our case dito, is yung TAC and TBC. Okay? So,
Ayan lang po yung solution dyan sa problem na yan. Yung pag, ano lang, yan, pag simplify lang ng problem natin, and then, yan, pag calculate na mismo nung mismong value ng TAC and TPC. Alright? So, anong ibig sabihin nitong forces natin? So, nag-positive siya, tama. Ibig sabihin yung assumption natin na papunta doon yung forces natin. Ngayon, in some cases, halimbawa, maging negative, ano? Pero dito sa case na to, na problem na to, hindi pwedeng maging negative. Hindi siya pwedeng maging compressive, ano? Kasi nga, sinusuportahan mo po yung meron kang mabigat na pababa para ma hindi siya bumaba, kailangan banatin mo siyang pag ganun, ano? Hindi siya pwedeng, kasi pag pababa yung isa, parang tutulungan mo palalong mas bumaba yung object natin. Kaya, pag naging negative, tapos tinignan mo yung mismong problem mo, double check nyo kung isipin nyo yung tinatawag na engineering, ano, no? Critical thinking o engineering judgment o engineer's judgment na ano ba, yung na-compute mo bang value is feasible ba or pwede ba siyang mangyari dun sa mismong kinukuha nating problem. Okay? So, pero dito in our case, pareha siyang positive. So, correct na pareha siyang pa ganun yung direction. Pag nag-negative, ibig sabihin, mali ang assumption nyo yung isa. So, kailangan baguhin nyo yung direction niya. Okay? Okay. So, ganyan po yung pag-solve nung equilibrium problem natin. Ano? So, I do have another example on how to solve this type of problem. Pero ngayon, hindi lang basta three forces. Ano? Dagdagan pa natin. Okay? So, let's have this problem. For a new sailboat, a designer wants to determine the drag force that may be expected at a given speed. To do so, nag-place siya ng model on the proposed hull in a test channel. Okay, so, and uses three cables. May cable A, B, A, C, and A, E. Ano? Na nakatali dun sa center line ng channel natin. Ng channel, yung dinadago, yung ano, daanan mismo, no? Dynamometer reading indicate na for a given speed, yung tension daw dun sa AB. So, may given na tension, ano? So, ibig sabihin ito. Ayan. So, yung tension AB na yan, may nakuha siyang value na 40. Okay? And then, tension AE, ayan. May nakuha siyang value na 60 pounds. Okay? Determine yung drag force. Okay? Yung drag force niya is along nung stream natin. So, ito yung drag force na yan, yung hinahanap niya. Okay? And also, yung tension daw dun sa AC. Ibig sabihin, dito sa rope na yon, yung AC na yan. Okay? And papansin ninyo, na yung particle natin, na-identify na natin by analyzing yung problem pa lang. Okay? Ngayon, yung pagkuha ngayon nung ano natin, nung mga given natin, yung gagawin natin. Okay? So, dito may angle beta and angle A. So, paano natin siya makukuha? Dito, may makikita kang right triangle. Ang value niya, 1.5 saka 4. Okay? So, dito lagay natin sa baba. Okay? 1.5, tapos ito yung 4. Ito yung beta. Okay? Using trigonometry, makukuha natin si beta as opposite adjacent, so tangent beta is equals to 1.5 over 4, or beta inverse tangent 1.5 over 4, so beta is equals to shift tangent 1.5 over 4, that is 20.556 degrees. Okay? So, yung isa, we have dito alpha, pero siyang right triangle na isa dito, na 7 by 4 naman. So, ayan, ganyan may itsura niya. 4, 7, tapos ito yung kanyang alpha. So, using trigonometry din, tangent of alpha is equals to 7 over 4, or alpha is inverse tangent 7 over 4, or equals sa shift tangent 7 over 4, that is 60.255. Okay? So now, pwede na natin
finalize yung ating particle. So ito yon, yung point A. And then meron tayong AC. Okay? Na meron siyang angle na 20.556. And then meron tayong AB. Lagyan natin ng tension yan. Tension, AC tension. AB, meron siyang angle na 60.255. Okay? Then meron tayo dito 60 pounds downward. And then meron tayo yung unknown na drag force na FT. Okay? Makikita nyo, four vectors na yung pinag-uusapan natin. And mas mapapadali siya pag gamit na natin yung ano natin, yung solution natin na IJ notation. Okay? So, next step nito is to rewrite yung IJ notation natin. So, for bawat TAB tayo, equals to, so para makapunta tayo dito sa point na to, kailangan aakyat tayo and then pupunta tayo doon. So, that is up. Then, pag ganun. Okay? Kasi nandito yung angle, ano? Kaya yun yung pinili kong direction. Pwede din naman dito, pataas, pero kailangan mo pa ng angle na to. And baka mali pa kayo. Okay? So, yung horizontal para sa i-hat is naka-opposite. So, ibig sabihin sine na agad yun, ano? So, this will be TAB sine of 60.255 i-hat plus TAB cosine of 60.255 J hat. Okay? So, may value yung TAB. TAB natin is 40. So, 40 sine of 60.255 I hat plus 40 cosine of 60.255 J hat. Okay? So, yan muna yung TAB natin. Vector TAB. Next, vector TAC. Okay? So, si TAC ito, para makapunta doon, aakyat tayo. Ay, wait. Dito, kailangan natin yung direction, ano? Si horizontal ay papunta sa left. Dapat siya ay negative. Okay? Si Y ay pataas, so positive siya. Then we have TAC. Si TAC, para makapunta doon, kailangan aakyat muna siya and then pupunta siya to the right. Okay? So, we have ganun din, ano? So, TAB, then sine din. Sine 20.556 i-hat plus TAC. C, this would be C. AC cosine of 20.556 J hat. Okay? So, unknown yung TAC, kaya yan na muna yun, as is na muna yan. And then, we have, ito yung TAE. No? Okay? Si TAE, since downward lang yan, so that is 0, I hat plus negative 60 J hat. Okay? Then si FD, that is just unknown, ano? I hat plus 0 J hat. Okay? Once na convert mo na sa lahat ng vector, ang next job mo is to get yung summation of Fx and summation of Fy natin. Kasi nga, again, para mag-equilibrium, kailangan satisfied natin tong dalawang equation na to. Yung summation of fx and summation of fy natin should be equals to 0. Ito yung kailangan natin isatisfy, ano? Para siya ay matawagin na equilibrium. Okay? So, para makuha yan, kukunin natin yung mga forces natin, yung vector forces natin. Copy lang natin to. Okay.
So, arrange lang natin. Tanggalin ko na to. Yan. So, pwede na tayo mag-summation of fx sa summation of fy. So, summation of fx is equals to 0. So, lahat ng fx natin, so that is negative 40. So, ibig sabihin lahat ng may i, ano? Yung ibig sabihin na lahat ng may i. Summation of 4, negative 40 sine 60.255 plus TAC sine of 20.556 plus 0 plus FD is equals to 0. Okay? So, ano pang pwede simplify? Ito hindi siya masisimplify. Ito hindi masisimplify. Ito lang yung pwede masimplify. Magiging siyang constant na lang. Pwede natin siyang ilipat dun sa kabila. Ano? So, ito magiging, baguhin ko lang yung form. Sine 20.556 TAC, okay, plus FD is equals to 40 sine 60.255. Okay? So, ito yung ating equation 1. Next, summation of Fy is equals to 0. So, we have 40 cosine of 60.255 plus TAC cosine of 20.556 minus 60 plus 0 is equals to 0. Okay? So, pag sinimplify, ito magiging constant. Constant. Ito, yung matitirang unknown na lang. Isa na lang. Ano? So, transpose natin itong unknown natin dito sa kabila. Okay? Then, ito, pagsamahin na natin. So, i-calculate na lang. 40 cosine of 60.255 minus 60 plus 0. No? So, that is negative 40.154. Tapos, transpose natin yung second term ito. Okay. Negative, since tinranspose, magche-change ng sine, cosine, 20.556. Tapos, dito, hindi mo na kailangan mag-matrix. Makakalculate mo na yung value ng TAC. So, negative, cosine of 20.556, negative, cosine, 20.556, cancel out yung negative sign, cancel out to. We have TAC is equals to negative 40.154 divided by negative cosine of 20.556. Okay, so we have 42.88. This is in pounds. Okay, so ito yung common TAC. Ngayon, yung value na yan, gagamitin mo ngayon dun sa value dito sa taas. Okay, so substituting that value. So, sine of 20.556 times 42.88 plus FD is equals to 40 sine of 60.255. Ngayon, ito magiging constant na, kaya pwede natin siya i-transpose na dito sa kabila. Okay? So, magiging FD is equals to 40 sine 60.255 minus sine of 20.556 times 42.88. Okay, so FD is 40 sine 60.255 minus sine 20.556 times 42.88. We have 19.67 pounds. So this will be yung drag force na kailangan. Okay? And then, ito yung tension dun sa AC to make yung boat natin nasa gitna lang nung channel natin. Okay? So, ayan. Yan po yung required dito sa problem natin to make yung sailboat natin nasa gitna lang nung channel natin or mag-remain siyang nandito
sa position na to habang may umaagos na tubig. So yun yung ibig sabihin ng problem na yan. Okay? So I know this is a bit overwhelming for you guys at first, pero through practice you will understand or yung magagrasp nyo yung pag-solve niya as long as marunong kayong mag-convert to IJ notation. And then tatandaan natin ang equilibrium equation natin is summation of fx and fy equals to 0. Doon magsisimula yung calculation ninyo. Okay, so I will be posting a problem set again pertaining dito sa static equilibrium in two-dimensional lang para mas maintindihan niyo yung process kasi you need to practice it on yourself. And then we will solve that during our next meeting. And then after noon, we will start dun sa three-dimensional na. So medyo mas realistic na talaga pag naka-3D na siya. Okay? So for question regarding this lecture, don't hesitate to message me para sa concern or query. But for now, ito lang muna, and then I'll see you guys on the next lecture. Thank you.